subscribe to my channel. And also press this bell icon. Water lily na ito nga pinabangan ng itong garbage trash steamer. Alright, magandang araw mga kababayan. Welcome back to my channel, Pinoy Vlogger BH. At ito sa may Manila Yacht Club mga kababayan. At nga po, kaalis lang itong garbage steamer. Kaya makikita po natin, no? Ayan, alis lang niya at inibinaba niya rito yung mga water lily niya na nakuha niya sa may bandang parte ng malalim na dagat ng Manila Bay. Ayan po, at ngayon ay sinasako na, no, ng ating mga DPS yung mga water lily na itong binabangan ng itong garbage size skimmer. At kung papansinin po natin mga kababayan ay napakalinis naman, ano, napakalinis ang pinakadalampasigan at wala tayong nakita ang alamang uri ng kalat or basuro maliban dito sa may binaba nitong garbage skimmer ng mga water lily. Kaya maging sa may area ng ano ng Manila Yacht Club kung malalapitan natin ay ito po yan, napakalinis din. Yeah, isang magandang balita to at good news to mga kababayan, ano? At makikita po natin noong nakaraang mga araw update natin ay nakita naman natin yung napakaraming water lily na talagang tumagsa dito at nakita po natin halos mapuno to ng area na to ng mga sako na pinaglagyan ng mga water hyacinth. Ayan po mga kababayan at sinasako na nila itong mga water hyacinth na to. At lakad natin sa may bandang unan lang mga kababayan, silipin po natin dito yung ibang area, no? Ayan, ito naman mga kababayan sa area na to. Yung pinakadalampasigan ay malinis naman. Ayan po. At hindi natin nakikita. Ilan-ilan lang. No? Hindi mga karamihan talaga yung nakikita po nating kalat ngayon dito. At napakalinaw ng tubig. Parang tingin ko mga kababayan ay itong mga water hyacinth na ibinaba nitong garbage skimmer kanina. Medyo ano, siguro matagal na sa karagatan to, nakababad. Kasi medyo lanta na yung mga water hyacinth eh. At medyo nangitim na yung kanyang tangkay. Ibig sabihin medyo matagal-tagal. Tapos malalaman naman natin yan kung
bago yung water lily ay talagang green na green, no? Pero ito ngayon ay parang lantana. Siguro matagal na nakababa dyan sa may pinaka karagatan. Ayan, at nakuha nga nila, no? At yun nga, no, mga babayan, sa may bandang una, makikita po natin yung, ano, yung garbage skimmer at muling maarangkada ulit, ano? At nag-iikot-ikot ulit yung pinaka malalim na parte ng dagat upang maabot yung mga nakalutang-lutang lang dyan na kalat o mga water lily. Kasi mga babayan, sa ating dito, hindi na nakikita, ano, sa may bandang unahan, sa kalagitnaan ng dagat na yan, mga babayan, ay marami pong mga water hyacinth ba dyan. Kaya ngayon, kinukuha na ng garbage skimmer para hindi na po makaabot dito sa pinakatanang pasigan. Doon pa lang sa may parte ng gitna ng dagat ay nakukuha na kung anumang uri ng kalat o basura o mga water hyacinth. Yan, sana tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na, mga kababayan, itong pagkukuha ng ano, ng nitong garbage skimmer, no? Kasi ito lang, malaking tulong to, eh. Yung garbage skimmer na to, eh. Malaking tulong to, mga kababayan. Para hindi na makaabot dito yung ano, yung mga water lily o anumang uri ng kalat o basura na pwedeng mapadpad pa rin doon sa pinakadalampasigan. Yan, kahit na medyo mahirap at nakapagod itong mga trabaho ng ating mga DPS, ay nagkakaroon pa rin ng tawanan sila at ini-enjoy na lang nila, mga kababayan, ang kanilang ginagawa ngayon dito. Yan, narito na nakuha nila o naisa ako nila o. Medyo marami-rami na kaagad o. Okay, pasyal natin itong pinaka yacht club. Ito naman yung yacht club, malinis naman, mga kababayan. Hindi naman tayo nakikita ang kakalat din dito, napakalinis. Tuloy-tuloy din kasi yung paglilinis dito ng ating mga MMDA, kasi MMDA pong naka-assign dito para maglinis dito. At dito sa may area na to ay mga taga-DPS. Ayan, tupig-tupig dagat natin ngayon dito. Napakalinis, no?